Ibibideo ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-alaga ng mga pang-indoor na halaman. Ay, sasample ko sa inyo yung isa, pero sa lahat ng pang-indoor ito, pero sasample ko kayo ng isa kung paano paramihin at kung paano ko napaparami yung mga suloy niya, yung suwe, yung mga anak-anak niya. Sa madaling panahon, dumadami yung mga sanga niya dahil sa mga sa nilalagay ko na abono sa kanya. Hindi naman yung abono na mga binibili, yung abono lang na organic. Ay papakita ko sa inyo. Pag nagustuhan niyo ang video ko na ito, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa mga video ko. Pusahan na ho natin. Ito yung ano, kalateya. Makita nyo ang lalapad ng dahon niya oh, sa nilalagay ko. At saka ang dami niya mga suloy. Ayan o. Oh. Ituturo ko sa inyo kung paano pagtatanim nito. Madali lang. At yung tamang lupa niya. Tignan niyo, ganda ang dahon. Ganito lang ang pagpaparami dyan. Patapos natin iparami, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga nilalagay ko dito para magkaganyan siya. Unahin ho natin yung pagpaparami. Ganito. Kahit po yung ano, lupa na gagamitin natin, yung garden soil. 50% na ipa, 25% na yung compost na, 25% na garden soil. Andiyan na ho yan. Hinalo ko na ho yan. Ayun o, ganito ang pagpaparami nito. Gaganyanin lang ho. Makita ho natin na ayan o, daming ugat. O, kayo mga anak niya. Gaganyanin lang ho. Isang puno lang ho ito ha. Kaya dami niya maganyan. Itong lupa niya, huwag niyo mismo itong pinagpalitan ang gagamitin niyo. Ihalo lang ho ninyo sa bago. Kasi mas masustansya yung ano. Pwede ho isang ihalo. Ganito lang ho pag piyak. Kahit kamay lang ho. Ito isang puno na ito. Maraming tayong makukuha dito. O yan o. Oh, may ugat ho siya. Oh. Yan. Dalawa na ho yan. Ganito lang ho pagpaparami ng kalateya. Oh, yan na. Ayan, may mga ugat ho siya. Ayan o. Lima na, isang puno lang ho yan. Lumalago ko siya na ganyan doon sa nilalagay ko na bono sa kanya. Anim ho yan. Kaya ang lalapad ng dahon no. Ngayon oh, ilalagay natin dito sa pot. Magkakaiba na ho ng size ng pot ko kasi pinagamit na ho dito to. Ganyan lang ang karami. O, ganyan lang. May ugat. Lalagay ho natin dyan. Huwag naman masyadong malalim. Sakto lang, huwag siyang mabubuwal. Ganyan. Lakas lang mo lalago yan. Diba, anim? Ito yung pinaka-anin niya. Pinaka-mother niya ito. Huwag malalim pa pagkakatanim. Sakto lang na huwag lang siya mabubuwal.
Nakalim ho tayo. Ngayon, papakita ko sa inyo yung nilalagay ko. Diyan, didiligan na natin yan. Ito na, jan-jaran! Ito lang. Bugas-bigas. Yan, magsasaing tayo. Marunong ko magsaing eh. Bigasin ako dito sa bahay. Ganito. Kukunin ho natin yung hugas-bigas niya. Ito, tubig na to. Dito ho sa amin, mura lang na may mineral na ganito. Mineral ho, pagka kalateya ang lalagyan ninyo. Kasi ayaw niya ho nang may kalawang. Nasisira ho yung mga dahon niya pag may kalawang, yung ididilig natin. Kaya ho, pagka kalateya, mineral. Karamihan ho naman siguro sa atin pagka pinagsasaing natin, mineral water. Hindi ho ba? Kasi yung mga ganitong mineral na dinideliver, mura lang naman yan, 20 pesos. Ito, nilagay ko na ho dito. Ngayon, no, kailangan ho natin ng rigadera na ganito. Magsasayang ho tayo. Pakita ko ho sa inyo. So, uunapan na ho natin ito. Yan ang maganda na, ano? Abono sa mga pang-indoor. Kahit na hindi nyo nalagyan ng mga nabibili ng mga abono, ganito na lang. Nalaman sila kung maigi na ganyan, hindi ba? Ganyan ang pagsasaing. Kung konti lang yung sinasaing kong ganyan eh, dala-dalawa lang ako kasi kami na kumakain mag-asawa eh. Pagkaroon, ilalagay ko natin dito. Eh, tatlong beses ka magsasayang sa maghapon. Di, ang dami noon, di ba? Ito kasi, kukunti lang kasi ito. Kasi, ito yan. Sa pa. Ayan, malinaw na. Ibig sabihin, malinis na yung bigas. Eh, lalagyan natin yung tubig yan. Hindi ba yung pagsasaing, eh, tinatakal na ginaganyan-ganyan pa. Oh. Halo-haloy mo na ganyan. Yan. Sakto na yan. Maligat na yan. Tapin na muna natin. Wala yung takip. Ngayon o. Oh, nakakita ko na siya takip eh. Ngayon o, oh, nandito na yung bigas-bigas. Ngayon, didilig na ho natin kagad dyan para makarecover na sila. Eh, bababa ko lang ho dito. Para makarecover agad, dyan na ho nididilig natin. Yung pasang-pasa lang ho. Yan ho, ililim na ho ngayon yan. Kaya pagpasang-pasa na ho na ganyan, medyo basa-pasa naman yung ipa kanina. Kaya kahit konti lang, siguro okay na yan. Ano natin yung mga pang-indoor ko ito na diligan natin. Ito yung mga pang-indoor ko na dinidiligan ko ng hugas-bigas. Kahit 3 times a week lang, okay na na madiligan ng ganito. Siyempre, ipunin nyo lang naman yung sasayin nyo. Galingan lang ho ninyo, diligan. Kahit sa dahon, madiligan, okay lang.
Tingnan niyo ang lalapad ng dahon nila, oh, nilusog. Yalaho kung nilalagay na ibang abono dyan, ito lang. Tungkas-bikas lang. Eh hindi naman laging dinidiligan itong mga ano eh, mga pang-indoor. Pata yung mga potos na ganyan, ha. Oh. Ang ganda ng dahon niya, di ba? Nilusog, kakapal. At dito naman ho kinuha yung ano yung mga kalateya kanina ito. Dito, yung kalateya. Tapos na yung pandilig ko. Kulay gatas. Okay. Ganda na lang ho ang video ko. Sana magustuhan ninyo. Ganun lang ho ang ginagawa kong pag-aalaga dito sa mga pang-indoor ko. Na mga plant na to. Dinidiligan ko lang ho sila ng hugas-bigas 3 times a week. Magiging maganda na ho sila. Hindi na ho kayo gagamit ng kahit anong pang-abono. Saka yung lupa niya, ganun din. Yung mga kalateya, ayaw niya nung may kalawang na ano, na pandilig. Kung maaari, ang ididilig yung mineral. Yung, o kaya yung mga sa ulan, kung may nasahod kayo sa ulan, o kaya yung gripo, lagyan nyo ng medyas. Yun ang pangdilig sa kalateya, na lulukot ko kasi mga dahon pag may nakalawang. Ang ganda na lang ang video ko, sana may natutunan naman kayo, may naibigay na naman akong mga diskarte sa inyo. Pag nagustuhan nyo ang video kong ito, please like, share, and subscribe. Pakikita na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat. Bye-bye.